live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok, 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Patuloy na tumatambad ang pinsala ng malakas na hangin at ulan ng bagyong Aghon sa ilang bahagi ng Luzon. Isa sa mga pinaka-apektado ang Quezon Province kung saan halos mapunta sa pantalan ang isang barko dahil sa lakas ng mga alon. Kinailangan ding ilikas ang mga residente sa tindi ng baha na halos umabot sa ikalawang palapag ng ilang bahay. Nakatutok si Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Ay talaga ang laki ng pinsalang dinulot ng bagyo ngayon. Napadpad po yung barko dito sa may bandang Pantalan. Halos dalhin ng malakas na hangin at mga hampas ng alon ang isang barko sa Pantalan ng Mauban, Quezon sa kasagsagan ng bagyong Aghon. Ang ilang bangka nawasak at lumubog na. Halos umabot na rin sa bubong ang level ng tubig sa dagat. Sa Lucena, Quezon naman, tila nagsayawan ng mga kable dahil sa lakas ng hangin kahapon. Halos umabot din sa ikalawang palapag ng mga bahay ang bahang kumerwisyo roon sa kasagsagan ng bagyo. Pahirapan tuloy ang pagdaan ng mga residente. Dagdag harang naman sa mga sasakyan ng mga nagtumbahang puno. At nagliparang mga yero. Sa gitna ng malakas na hangin at baha, nagtulong-tulong ang pulisya gamit ang mga lubid para i-rescue ang mahigit 20 individual, kabilang ang ilang bata. Ligtas naman silang nadala sa evacuation center. Mistulang dagat namang iniwan ng bagyong ilang palayan matapos palubugin ng baha. Sa Pagbilaw, Quezon naman, nagtuklapan ang mga yero ng ilang bahay. Tila pamaypay na winawagayway naman ang isang gate bunsod ng malakas na hangin. Para sa GMA Integrated News, Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, nakatutok 24 oras. Apektado pa rin ang biyahe sa dagat sa ilang bahagi ng lalawigan ng Quezon dahil sa patuloy na epekto ng bagyong Aghon. At live mula sa Real Quezon, nakatutok si Ian Cruz. Ian. Yes, Vicky, hindi pa rin nga makabiyahe ang mga ro-ro at cargo vessel dito sa Real Quezon. Yung kanila kasi nga destinasyon, ang Pulilio Island, na nanatili sa signal number 1. Patuloy ang isinasagawang monitoring ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Quezon sa naging epekto ng bagyong Aghon. Pumupa ng baha sa mga lugar na binaha kahapon. Pero may isang sanggol na nasawi sa bayan ng Padre Burgos nang tangin ng baha ang kanilang bahay Sabado ng gabi. Kinabukasan, araw ng Linggo, na nakuha ang labi ng sanggol. Sa inisyal na ulat, mayigit 1,000 individual ang inilikas sa buong lalawigan. Sa bayan ng Siaong, namahagi na ng food pack ang LGU sa mga residenteng nananatili sa evacuation center. Hindi pa matukoy ang halaga ng pinsala sa agrikultura at infrastruktura. Sa Real Quezon, nasa 200 pasahero ang stranded sa pier. Ang papuntang Pulilio Island, pinayagan ng sumakay ng barko kaninang hapon. Pero depende pa sa panahon sa kanilang destinasyon kung tuloy ang papaalisin ang barko. Ang iba sa kanila, Biyernes o Sabado pa sa Pantalan. Ilang araw po talaga kasi magastos din po yung pag gano'n-ganon pag... Mahirap po kasi dyan kasi may bata, kaya kailangan po namin maghanap ng matutuluyan. Ang mas maliliit namang bangka patungong Patnanungan at Humalig, wala pang katiyakan kung kailan makakaalis. Sa Pantalan muna nanatili ang mga stranded na pasahero. Sa Real pa rin, nasira ang temporary bridge na ito nang mabarahan ang daluyan ng tubig sa Inaduang River, sakop ng Barangay Pandan. Nang mabarahan ng lupa, yung culvert sa ilalim, nag-overflow po yung tubig na nanggagaling sa itaas, kaya siyang naging sanhin ang pagkasira ng temporary bridge. Nag-repack din sila ng relief goods para sa mahigit 300 pamilya na nag-preemptive evacuation. Nasa 75 pamilya naman
ang nag-preemptive evacuation sa Infanta, Quezon. Sa General Nakar, isang bahay ang nabagsakan ng puno matapos lumambot ang lupa. Wala namang nasaktan. Dalawang bangka ng mangingisda rin ang nasira nang lumaki ang alon sa Philippine Sea sa bahagi ng Barangay San Marcelino. Sila po yung mga nakapundo sa dalampasiga, nakala siguro nila hindi lalaki ang alon. Nadala yung bangka nila kaya nasira. Nakatenga sa Barangay Pamplona ang maraming bangkang pangisda na mula Biyernes pa hindi nakapalaot. Hinihikayat silang huwag munang mangisda. Pero sa kasagsagan ng ulan kaninang hapon, may mga sumubok mangisda malapit sa dalampasigan. Ang sa amin po sana hangga't may gale warning, huwag muna silang lalabas ng tao. Huwag muna silang lalaot. O, dahil delikado po yung sa kanila, dahil lalo na yan, malilit na bangka. Samantala, halos zero visibility naman kanina umaga sa Marilaki Highway, sakop ng Tanay Rizal. Sa Barangay Cuyambay, isang puno ang tumumba sa highway dahil sa paglambot ng lupa bunga ng matinding pag-ulan bandang madaling araw. Isang tricycle at dalawang motorsiklo ang tumama sa nabuwal na puno bunsod ng fog at dilim ng lugar. Saan silang sugatan? Left arm po. Hindi na po naiinindindi. Basta po sila para po siguro na makauwi po sila sa pamilya po nila. Agad pinutol ng mga taga-barangay ang puno para di na maka-aksidente. Vicky, nakausap nga natin yung isa sa mga namamahalan ng operation ng Roro at cargo vessel dito. Maghihintay daw sila ng abiso ng mga otoridad. Ilang araw man silang nakatenga dito sa Pantalan. Ang mahalaga raw ay ligtas ang lahat ng mga pasahero. Yan ang latest mula rito sa Quezon. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Signal number one rin sa Aurora at matataas pa ang mga alon kaya hindi makapalaot ang maraming mangisda. Bantay sarado rin ang mga turista. Nakatutok live si Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV, One North Central Luzon. Jasmine. Emil, bagamat merong mga naitalang minor landslides sa probinsya ng Aurora, ay passable naman lahat ng kalsada. Base yan sa monitoring ng PDRRMO. Maghapong naranasan ang pabugso-bugsong hangin sa Baler, Aurora. Matataas ang alon sa baybayin na sinamantala ng ilang surfer. Di rin nagpatinag ang ilang turista. Iyan ay kahit suspendido ang tourism activity sa mga baybayin sa probinsya habang nasa loob pa ng park ang bagyong aghon. Ipinapatupad din ang no sailing, no fishing at no swimming policy. Pero dahil sa layo ng pinanggalingan ng mga turista at manageable naman daw ang sitwasyon sa baybayin, ay pinayagan na rin silang maligo. Pero todo bantay naman ang mga lifeguard. Naka-schedule na nga kasi. Baka ako hindi bumabagyo dito sa Baler. Kaya nagpunta pa rin kami. Bukod sa Baler, kabilang sa tinututukan ng PDRRMO ang mga bayan sa Northern Aurora dahil sa banta ng storm surge. Medyo lumalaki na rin po yung mga alon dito. Kaya nagkaroon na rin po tayo ng mga advisory. Hanggang gabi, pakiramdam namin. Mahirap na yung sakakalilikas na. Andyan na eh. Kung may higit daw na naapektuhan ay mga mangingisda. Malaking epekto gawa ng hindi kami makapalaot. Maasa lang kami sa dagat. Sa bayan ng Dinalungan, idinaong muna ng mga mangingisda sa ilog at matataas na lugar ang kanilang bangka para hindi ito masira ng bagyo. Mag-iisang linggo nang hindi nakakapalaot ang mga mangingisda dito sa bayan ng Baler. Bago pa man kasi maranasan ang epekto ni Bagyong Aghon ay sadyang matataas na ang alon sa baybayin. Sa Pantalan sa Kasiguran, nakadaong naman ang malalaking barko at tugboat na may mga kargamento mula Isabela. Aalis din daw ang mga ito pag bumuti na ang lagay ng panahon. Sa ngayon, mananatili sa blue alert status ang buong Aurora dahil na rin sa Bagyong Aghon. Emil, sa ngayon meron pa rin gale warning nakataas sa baybayin ng Aurora. Kaya naman, nakabantay pa rin ng Philippine Coast Guard. Hindi pa rin kasi pinapayagan na pumalaot ang mga mangingisda kahit mga unti-unti nang gumaganda ang panahon dito sa probinsya ng Aurora. Emil? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV, One North Central Luzon. Baha naman ang namerwisyo sa ilang sakahan at paaralan sa San Juan sa Batangas. Kamustahin natin ang sitwasyon doon sa live na pagtutok ni Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Denise! May malaking pinsala sa ilang sakahan ang iniwan ng Bagyong Aghon dito sa Batangas.
Matapos dumanas ng tagtuyot, sobra-sobrang tubig naman ang problema ngayon sa ilang sakahan sa San Juan, Batangas. Lubog pa rin kasi sa baha ang ilang palayan sa bayan matapos ang pananalasa ng bagyong Aghon. Kabilang narito ang 4 na hektaryang palayan na sinasaka ni Mang Jaime sa barangay Balagbag, San Juan, Batangas. Pinaaagos na lang niya ang tubig sa palayan para maisalba pa ang mga tanim na palay. Puspusan ang pagtatanggal ni Mang Jaime sa mga nakahambalang na lupa at mga sanga ng puno para dumaloy ang baha sa ilog. Sana ay maigahan ang tubig at nang sumaguli ang palay. Kung hindi sasaguli ang palay, sirahan ang aming mga itinanim. Sayang ang binhe. Panibagong binhe. Malpaman din ang binhe. Pinasok din ang baha ang ilang paaralan kahapon na nag-iwan ng makapal na putik. Dahil walang pasok ngayong araw, sinamantala ng mga guro at ilang mag-aral ang paglilinis sa Don Leon Mercado Senior Memorial National High School. Wala pang inilalabas na datos ang otoridad sa pinsalang iniwan ng bagyong Aghon sa bayan. Mel, wala na nakataas na gale warning at tropical cyclone wind signal sa Batangas at Mindoro provinces, kaya't balik normal na ang biyahe ng mga barko sa Calapan Port at Batangas Port. Yan muna latest mula rito sa Batangas. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. 5 na po ang ulat ng pagkamatay sa kasagsagan ng bagyo na vine-verify po ng NDRRMC, habang 7 naman ang kumpirmadong sugatan. Sa ilang bahagi ng bansa, dagdag dagok ang brownout at may red alert pa hanggang mamaya. Nakatutok si Jonathan Andal. Malakas na ulan at matinding hagupit ng hangin ang dala ng bagyong Aghon sa kasagsagan nito sa Ilocos Norte. Dahilan upang magbagsakan ang maraming sanga at lumaylay ang ilang kable. Ang bubunga ng pugong ito tuluyan ng nilipad. Malakas ng hangin noon, mga 30 minutes siguro. Sa Laguna naman, malailog ang ilang kalsada dahil sa bahang hanggang tuhod sa kasagsagan ng bagyo. Kaya ang ilang motorista nagtulak na ng sasakyan. Sa bayan ng Cavinti naman, nabuwal na puno ang humambalang sa kalsada. Kaya nagsagawa ng clearing operation ang pulisya. Habang sa ilang bayan ng Mabitak, bumagsak ang linya ng komunikasyon. Hanggang kanina, pahirapan pa rin ang paglilinis ng mga binahang gamit. Sa Bontoc Mountain Province naman, mudslide naman ang dahilan ng isang oras na pagka-stranded ng mga motorista kahapon. Sabi ng NDRRMC, 5 ulat ng pagkamatay sa kasagsagan ng bagyo ang bineberipika pa nila, kabilang ang sa isang bata. Kumpirmado namang 7 ang sugatan dahil sa bagyong Aghon, kabilang ang 3 batang lalaki at isa pa nilang kaanak na lalaki sa Legazpi, Albay. Habang nakasakay sa isang tricycle, nabagsakan sila ng puno. Sa Tanzac, Cavite naman, nawasak ang ilang bahay malapit sa dagat sa barangay Amaya 5 at 7. 26 na pamilya o higit 80 residente ang napalikas. Sa gitna ng pinsala sa iba't ibang lugar, namahagi na ng tulong ang gobyerno na mahigit 1,000,000 piso ayon sa post ni Pangulong Bongbong Marcos. Dumating na rin sa Infanta Quezon, yun naman pong mga karagdagang 5,000 family food packs. Nagdulot din ang bagyo ng brownout na nararanasan pa rin sa ilang lugar tulad sa bahagi ng Laguna. 20 power plants ang apektado ng bagyong Aghon. Karamihan dahil sa mga linya ng kuryenteng napinsala ng malakas na hangin o ulan. Pero dahil may mga dati nang di gumagana, 34 lahat ngayon ang mga di nagsusupply ng kuryente. The typhoon caused substantial decrease in available power supply in the grid. At a time when the hydropower plants have not yet recovered from their low water supply. Kaya naman may red alert pa sa Luzon grid hanggang alas 10 ng gabi, nasusundan ng yellow alert hanggang hating gabi. Pinagtitipid muna ang lahat ng kuryente. Pag di sila nakabalik, may red alert tayo next week. Parang makakabalik naman siya kasi the plants are okay. It's more of the lines coming in naman ang nagiging issue. But rest assured, everyone is working on this. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Umakyat sa mahigit 7,000 ang mga pasaherong stranded sa iba't ibang pantalan sa bansa dahil pa rin sa bagyong Aghon. Bagamat may ilang barkong balikbyahe na, asahan ng delay sa iba pa dahil sa mga naunang kanselasyon. Nakatutok si Oscar Oida. Natuldukan na kanina ang agam-agam at pananabik
ng ilang stranded na pasahero sa Manila Northport Passenger Terminal. Lifted na kasi ang gale warning at pwede na ulit bumiyahe. Dahil nga po maganda na yung panahon ay tuloy-tuloy na po yung biyahe. Ayon sa Philippine Ports Authority, umabot sa mahigit 1,000 na pasahero ang stranded bunsod ng mga nakansilang biyahe dahil sa bagyong Aghon. Nasa 7,000 naman ang stranded sa iba't ibang pantalan sa buong bansa. Pero abiso ng PPA, asahan ang mga delay sa ilang biyahe ngayong araw. May domino effect ng mga biyahe na hindi natuloy dati. Yun naman po yung biyahe na itutuloy ngayong umaga at hanggang maubos po yan ngayong hapon at ngayong araw po. Si Aling Fatima, hindi na iwasang mangamba dahil umuwi pa siya galing sa Saudi Arabia para lang makadalo sa graduation ng anak sa Cebu sa Miyerkules. First owner siya. Para naman magkabanding kami kasi 5 years akong hindi umuwi eh. Kaso ganito, dilid-dilid, paano naman yun? Ang masaklap, hanggang kanina ay hindi pa raw naaabisuhan kung kailan ang biyahe ng ilang pasahero. Kanina pa po kami nagantay kung may abiso sila eh. Kaso kung wala namang ano, notice din kami sir, kundi magantay talaga kasi malalayo pa kami. Paalala ng PPA sa mga shipping company, maging maagap sa pagpapadala ng kanilang advisory. Nakarating sa mga pasahero ay on hold yung kanilang biyahe at delayed. When in fact, ito po ay kanselado na. No? So mas maganda po kung ang makarating sa mga kababayan natin, canceled na yung biyahe. Sila po yung inaabisuhan right away via SMS, via website, and also our Facebook page. So lagi po namin pinapaalala sa mga tao din, sa mga pasahero namin na to make sure na yung mobile number po nila na nakaregister sa amin ay updated. Pero hindi talaga lahat ay makakahabol sa pag-alis ngayong araw. May ilang pasahero kasing sa Miyerkules pa na reschedule ang biyahe. Gaya ni Mang Carlito, nakahapon ng umaga pa dapat ang biyahe patungong Cebu. Mag-antay na lang po kami hanggang sa Miyerkules po. Kasi hindi na kami pwedeng bumalik. Malaki pong gagastusin namin eh. Pumasahe lang sa taxi. Paliwanag ng to go. Unfortunately, yung ating barko for Cebu talaga is delayed. So meaning po talaga the earliest they can leave is Wednesday. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, Nakatutok, 24 oras. Sa ibang balita, pinuna ng isang senador at isang Filipino-Chinese civic leader ang paglihis umano ng imbestigasyon ng Senado sa mga pogo at pagtutok kay Bamban Mayor Alice Go. Ang tugo ng chairperson ng komiteng nag-iimbestiga, mahalagang malaman kung Pilipino ang alkalde. Nakatutok si Mav Gonzalez. Your Honor, hindi ko na po siya masyado maalala po. Kasunod ng mga public hearing ng Senado, posibleng sa closed door o executive session muna sunod na tatalakayin ang pogo sa Tarlac at ng posibleng connection dito ni Bamban Mayor Alice Go. Palagay ko na executive session na iyan, mas marami pong lalabas talaga at ma-establish tungkol sa kanyang connection sa pogo, sa criminal connections at pati sa kanyang hindi maipaliwanag na kayamanan. Mas magiging solido na yung aming mga findings at magiging recommendations. Kinu-question ni Senate Minority Leader Coco Pimentel kung bakit naging tungkol kay Go ang pagdinig na dapat daw ay ibalik sa pogo. Dapat aniyang ipaubaya ito sa korte. Ang usapin naman sa yaman at buwis, pwede aniyang idaan sa Solgen. Gayon din ang question sa kanyang citizenship kung posibleng katiwalian naman, ombudsman ang dapat umanong tumalakay. Sabi naman ng Filipino-Chinese civic leader na si Teresita Ang Si, tila nalihis na ang investigasyon ng Senado sa Pogo at tila naging sarswela. Aniya, hindi raw maganda sa imahe ng Senado ang tinawag niyang witch hunt at personal na atake. Tanong niya, hindi ba dapat nag-background investigation muna ang Senado? Kabilang sa kinisyon ni Ang Si, ang pag-usisa sa umaninobyo ni Go, pati kanyang marangya umanong pamumuhay at kakayahang mag-Mandarin at Fukien na ano raw bang kinalaman sa kanyang pagiging Pilipino. Kinikilala aniya ng konstitusyon ang mga may Pilipinong ina bilang Filipino citizens, kaya huwag sanang mapuntirya din ang iba pang Chinoy dahil sa politika.
Tugon ni Hontiveros sa isang pahayag, hindi ito atake sa mga Pilipinong may dugong Chinese, sabay sabing purong Chinese ang kanyang lola sa tuhod. Hindi raw ito witch hunt o politika, tungkol daw ito sa national security, kriminalidad, accountability at ang kabiguan ng sistemang i-regulate ang mga pogo. Sabi niya ngayon, mahalaga pa rin malaman kung Pilipino o Chinese talaga si Go. Importante yung itanong dahil si Mayor Alice na walang maayos na record dito sa bansa, ang siyang naging instrumento para makapasok ang napakalaking kumpanya ng Pogo na Pilipinas. Na ayon sa intel, no, ay sangkot naman sa surveillance at hacking activities, lalo na sa mga government websites. Kaya bagamat hindi patiyak, malamang daw na paharapin pa rin si Go sa magiging executive session ng Senado. Imbitado rin ng ilang law enforcement agencies, kabilang ang Justice Department, PNP at National Security Agency. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Happy Monday, chikahan mga kapuso! Hindi nagpahuli ang ilang social media influencers na nakisign for stardom din this year. At proud kapuso pa rin ang ilang stars kagaya ni na Kelvin Miranda at Aaron Villena at iba pa. Makichika kay Nelson Canlas. It's time to shine para naman sa mga social media influencers sa Sign for Stardom 2024. Kabilang sa mga nakasali ngayong taon ay sina May Ann Basa o mas kilala bilang Bangus Girl, ang sweet and certified foodie na si Chef Elite, ang athlete na si Sean Visagas, at ang funny Gen Z host na si Mark Oliveros. Maraming salamat po sa suporta nyo at ngayon unti-unti ko na pong natutupad ang pangarap ko. Thank you so much, officially, kapuso. I thought, as a basketball player back then, dun lang ako kakabahan ng sobra. Yung pala, mas kinabahan pa ako dito. To be here, parang it's a testament din na dreams really do come true. Still ang kapuso pa rin ang leading man na si Kelvin Miranda. Bukod sa nalalapit na pagganap bilang si Adamo sa Encantadia Chronicles Sangre, tampok din siya sa pelikulang Chances Are You and I. Papasalamat ako dahil patuloy yung pagtitiwala nila sa kakayahan ko para maabot yung mga pangarap sa buhay. Kasama rin sa Sign for Stardom ang mga certified talented actors na sina Aaron Villena, Jean Makapagal at kapuso comedian May Bautista. I think dito mag-grow pa ako as an actor. I'm just really grateful to be part of this and share everything that I can give. Sobrang pasasalamat kasi hindi bumitaw ang Sparkle Arts Center. Talagang naniwala pa rin sila sa akin. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings.